Magandang araw. Ang team ng Night Shift Stories ay malugod na nagpapasalamat sa lahat ng aming subscribers at viewers. Nais naming bigyan ng shoutout si Binibining Imahinasyon. Isang shoutout din sa'yo ang Sundo Horror Stories. Maraming salamat sa palaging pag-antabay sa aming kwento. Para sa bagong episode, halina't pag-usapan natin ang iilang kanta na may nakatagong kababalaghan. Mga musikang tinagurian bilang kanta ng kamatayan, kanta mula sa hukay. Sabay-sabay nating tuklasin ang misteryo. I Feel Fantastic. Kung pakikinggan ng maayos ang kanta, paulit-ulit lamang ang linyang I Feel Fantastic. Hindi pamilyar sa pandinig ang tunog nito at hindi ito ang musikang agad-agad mong matitipuhan. Ngunit alam mo bang ang kantang ito ay nababalot ng kababalaghan? Ang kantang I Feel Fantastic ay nagmula sa isang kumalat na video na umani ng ilang milyong views at nanatiling trending sa YouTube at iba pang social media platforms. Mapapanood sa video ang ilang minutong shots ng isang Android robot na tila ba kumakanta. May lirikong I Feel Fantastic na paulit-ulit na binabanggit sa buong video. Ang robot na ito ay pinangalan ng Tara. Unang proyekto at idinisenyo ni John Bergeron taong 2001 upang ibenta sa mga investors at security. Ngunit kalaunan ay pinalitan nito ang brand bilang musical android o robot na mang-aawit. Ilang videos na rin ang in-upload ni John na kumakanta ang robot, ngunit ng mga sumunod na buwan ay may nag-upload sa internet ng misteryosong video galing sa isang unknown uploader. At nagbigay kilabot sa maraming manonood at sa kauna-unahang pagkakataon, ito'y nag-trending at napabilang sa top internet horror videos. May mga teoryang nagsasabi na may krimeng naganap sa videong ito at ang damit na nakasuot sa robot ay damit ng mga biktimang namatay bago pa man in-upload ang nasabing video. May ilang senaryo ring pinapakita ang likod ng isang bahay. Walang ibang nangyayari kundi nakapokus lamang sa lokasyon kung saan walang tao. Haka-haka ng iilan na ang likod ng bahay na iyon ay ang pinaglibingan ng mga namatay na biktima. Pagtataka rin ng marami kung bakit hindi na nagpapakita o nagpaparamdam ang creator ng robot na si Tara matapos kumalat ang video na ito. Hindi na rin makontak at mahanap sa dating tinitirhan. Maraming teoryang ipinaliwanag at marami ring nag-upload ng kani-kanilang reaction videos patungkol sa videong ito. Ngunit magpasa hanggang sa kasalukuyan ay walang nakakaalam ng tunay na nangyari sa likod ng video na iyon at kung ano ang ipinahihiwatig at motibong nais na iparating sa ating manonood. My Way. Pamagat ng kantang pinasikat ni Frank Sinatra. Taong 2007 hanggang 2010, pumutok ang mga balitang sunod-sunod na pagkamatay ng mga Pilipino kaya binansagan ito bilang My Way Killings. Saksakan at barilan sa video okay bars ang kadalasang senaryo.
Hindi natin maitatangging ang mga Pilipino ay mahilig kumanta, lalo na sa mga video okehan. Kilala tayo sa pagiging kontesero at kontesera. Kanya-kanyang pagalingan sa pagbirit kapag nakahawak na ng mic. Fiesta sa barangay, kasal, birthday, at reunion at kung ano-ano pang selebrasyon. Madalas kantahin ng ating tatay, tito, lolo, mga kapitbahay na lalaki ang kantang My Way. Marami kasi itong matataas na nota na masasabi talagang todo birit kung sino man ang kumakanta nito. Ngunit alam mo bang nagsimulang kumalat ang trahedya noong taong 2007 hanggang 2010 kung saan maraming kamatayan ang nai-report kadikit ng kantang ito. Literal na mayroong nagsasaksakan matapos kantahin ang kantang My Way. Sa inuman, matapos awitin ang kantang My Way at hintayin ang score sa video okay, bigla-biglang babarilin ang taong ito. Paliliguan ng bala hanggang sa mamatay itong duguan. Hatid ng kalasingan, may mga pagkakataon ding hindi pa natatapos ang mismong kanta, sa kalagitnaan ng pag-awit nito ay biglang pinagsasasaksak na ang biktima hanggang sa mawalan ng ulirat. Totoo ang mga pangyayaring nasabi at hindi guni-guni lamang. Marami na ang nakakita at nakapanayam tungkol sa ganitong trahedya. Itinuring na may sumpa ang kantang ito at may dalang malas kaya ang awiting ito ay naban sa listahan ng kanta sa videoke bars sa ilang lugar sa Pilipinas noong mga taong iyon. Hindi lamang sa ating bansa kundi sa iba rin. Sa bansang Malaysia, Thailand at China. Maraming ganitong klaseng insidente rin ang nasaksihan ng mga tao doon kaya't napilitang iban ang kantang My Way sa bansang iyon at hindi na pinahihintulutan ang mga bandang kantahin nito. Ngunit totoo nga kayang ang kanta ang punot dulo ng patayang nagaganap? O hindi kaya purong kasamaan at karahasan ng mga tao ang tanging dahilan kaya sila mismo ang kumikitil ng buhay ng kapwa nila? Take Me Home, Country Road. Hindi ito alam ng karamihan at kung magsasaliksik ka, kakaunti lamang ang makakalap na artikulo tungkol dito. Sinasabing may hatid ding malas ang kantang ito. Kamatayan ang nakaabang sa sino man ang nagpapatugtog nito lalong-lalo na kung ito'y patutugtugin sa loob ng sasakyan habang ikay nagmamaneho. May kaakibat na pagkalito o pagkahilo ang bigla-biglang mararamdaman ng isang nagmamaneho kapag ito'y kanyang pakikinggan. May teoryang nagsasabi na sa liriko kung saan binanggit ang linyang "Country roads, take me home, to the place where I belong." Ipinahihiwatig nitong hinihiling mong dalhin ka na kung saan ka man paroroon. Gusto mo nang umuwi. Gusto mo nang makarating sa kung saan man. At ang kasunod nito ay ang pagka-aksidente mo. Nakakikilabot ngunit marami na ang nakasaksi sa mga ganitong insidente. Matapos maaksidente ng tao, maaabutan ng otoridad na nakaplay pa din sa radyo ng sasakyan ng biktima ang awiting Take Me Home. Angels have no thought of ever returning you.
Gloomy Sunday. Isa rin sa top suicide song ang kantang Gloomy Sunday. Marami na ang nagbabala na huwag itong pakikinggan kapag ikaw ay may problema o dumaranas ng matinding kalungkutan, sapagkat nagtataglay ang kantang ito ng mga lirikong mag-uudyok sayong tapusin na lamang ang iyong buhay. Ang kantang ito ay binansagang Hungarian suicide song at kinilala rin bilang Song of the Depressed. Ang Gloomy Sunday ay awitin ni Billie Holiday. Namatay ang singer sa komplikasyon sa puso at pulmonary edema, dahilan ng malalang cirrhosis sa kanyang atay. Si Billie Holiday ay problematic dala ng kanyang masalimuot at traumatic na childhood. Di kalaunan sa kanyang pagsikat sa industriya, siya ay nalulong sa alak, sex at illegal drugs. Ayon sa ilang reports, may di maipaliwanag na ikinikilos at kakaibang aura ang singer nang kanyang inire-record ang kantang ito sa loob ng studio. Habang umaawit daw, ay para bang ipinahihiwatig niyang ito na ang kanyang huling araw. Lavender Town. Para sa mga hindi mahilig sa Pokemon o hindi mahilig sa video games, ang Lavender Town ay isang fictional village sa kilalang laro sa bansang Japan, ang Pokemon Red and Blue. May hatid na kaba at takot ang hatid na tema ng larong ito, kaya't pinag-isipang mabuti ang background music at graphics. Kilalang-kilala ang tugtog na ito bilang background music ng isang Pokemon game na sumikat at kinagiliwan sa bansang Japan, lalo na ng kabataang halinang-halina sa larong ito. Ngunit, sa karurukan ng pagsikat ng larong ito ay sumabay ang nakapagtatakang paglaganap ng kaso ng suicide at ang biglaang hindi maipaliwanag na pagkakasakit ng napakaraming bata sa iba't ibang lugar sa bansang Japan. Tinawag na Lavender Town Syndrome o Lavender Town Suicide ang pangyayaring ito. Mga batang may edad na pumapatong sa 7 to 12 years old ang karamihang napapabilang sa mga nagsusuicide. Sila rin ang mismong mga batang nabibilang sa mga naa-addict sa paglalaro ng Pokemon Red and Blue video games. Ayon sa pagsasalaysay ng Creepypasta taong 2010, pumalo sa 3,400 bilang ng mga Japanese na kabataan ang nagpapakamatay matapos makinig sa background music na ito. Sinasabing kapag pinapakinggan daw ang tunog na ito, ay parang may mararamdaman kang pagkabagabag na parang maguguluhan ang utak mo habang pinakikinggan ang tugtog. Hindi mo maiintindihan ang iyong pakiramdam. Halo-halong emosyon, takot, kaba, saya, nerbiyos, pagkalito, at kung ano-ano pa. Ayon sa report, nangyayari ang suicide kapag narating na ng naglalaro ang Lavender Town sa larong ito. Hanggang dito na lamang. Huwag kalilimutang mag-subscribe sa aming channel at pindutin ang notification bell para masubaybayan ang mga susunod pang istoryang puno ng kilabot at misteryo. I-like ang video at i-share mo na rin sa mga kaibigan at kakilala mo. At kung ikaw ay mayroong kwentong katangi-tangi, ipadala mo na yan sa page ng Night Shift Stories o ibahagi sa comment section. Malay mo, ang iyong kwento ang susunod na maitatampok sa episode ng Night Shift Stories.